Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, naalerto ang mga Pilipino sa Russia sa gitna ng ulat ng posibleng panggugulo ng armadong grupo. Sa panayam ng GMA News sa isang overseas Filipino worker, inihayag nitong marami sa kanyang mga kababayan ang nag-panic buying kasunod ng ulat ng armed rebellion na ilulunsad ng private armed group sa naturang bansa. May mga lumikas na rin umano at nagtungo sa ibang bahagi ng Russia. Sa ngayon ay naka-red alert ang buong Red Square at naglagay na rin ng barikada sa mga daanan patungo sa gusali ng kanilang pamahalaan. Payo naman ni Philippine Ambassador to Russia Igor Bailen sa mga Pilipino na iwasan ang matataong lugar at maging alerto. May naitalang 24 volcanic earthquakes at 257 rockfall events ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLC sa nakalipas na 24 oras. Ayon sa PHIVOLC, nakapagtala rin sila ng 16 dome collapse pyroclastic density current events at umabot sa 600 meter tall ang pagsingaw mula sa bulkan noong Sabado, June 24. Naglabas rin ng 663 tons ng sulfur dioxide at patuloy na namamaga ang bahagi nito. Nanatili naman ang alert level 3 sa paligid ng bulkang Mayon. Hindi kasama ang instant noodles sa papatawan ng karagdagang buwis. Ang paglilinaw ay ginawa ni Finance Secretary Benjamin Jokno kaugnay ng bagong tax measures na ipatutupad sa sweetened beverages at pagkain na mataas ang sodium content o salt. Ang instant noodles ay bahagi ng staple food ng maraming Pilipino, partikular ng mahihirap na sektor. Ayon kay Jokno, kumukonsulta sila sa National Nutrition Council at Department of Health o DOH para sa listahan ng mga pagkain na matataas ang sangkap na asukal at asin. Isinulong ang pagpapataw ng dagdag na buwis sa junk food at sweetened beverages sa gitna ng ulat ng pagtaas ng kaso ng sakit na idinudulot ng labis na pagkonsumo nito. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatili nakatutok para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Thank you.